Right, yan. So sa magandang araw muli sa inyo mga katambay. So Kuya Bert, muli nagbabalik na para sa isa namang tutorial po natin. Ang ating pong i-share ngayon is yung paano ho tayo kumuha ngayon ng ating pong mga PSA copy na mga certificates gaya ng birth, yung mga marriage certificate natin. Diba ba yung iba? Ayan. Diba? Cenomar, ayan. Birth, marriage, death certificate, tsaka yung Cenomar natin. Sa pamamagitan ng online, alright? So, ngayon kasi is sobrang kalat ho ng mga scammers na nagpo-proseso na nag-aasikaso ng mga documents na ganito. Sa na makikita natin, lalo na sa Facebook, aba grabe, no? May mga kaibigan ako na, ano, na biktima nito. Alright, so bakit ko ito ginawa? Kasi ito, for awareness na rin at saka maging aware yung mga tao na mayroong mga legit na mga online na mga platform na pwede natin kuhaan ng mga documents na ito. So ano bang PSA na mga copy ng certificate? Ito yung pinalit ng gobyerno, particularly sa ating pong mga dating NSO. So hindi yung iba naman ginagamit pa at tinatanggap pa yung NSO. Kaso karamihan talaga ngayon, hindi na ito yung pinopromote ko. Ito yung PSA help line.ph, ito yung ginamit ko noon nung ako yung nasa Saudi, is ito yung ginamit ko para mag-order ng mga certificates namin. Ang dati kong pangalan nito, ito ho, ang NSO NSO helpline.ph po yan actually. Kasi pag i-type natin yung NSO helpline.ph, ayan, pag search po natin yan, PSA helpline na po yan, right? PSA helpline. Pag i-click mo yan, ayan, pumupunta na po siya dyan. So, ibig sabihin, sobrang tagal na po nito. Nasa Saudi pa ako nito, siguro mga 7, 10 years. Right? So, napakabilis naman ng kanilang processing dito kasi 3 to 8 working days lamang para sa mga outside Metro Manila. Pas 3 to 4 days lamang para sa mga nasa Metro Manila. So, ito, halimbawa kami nasa Cavite, expect ko yung 1 week na delivery po nito. Yes, kasama na po yung delivery sa kanila pong sa payment na babayaran natin. Yun, magkano ba yung babayaran? Ito ho. Ito, how much does a PSA birth certificate cost? Ayan. 365 para sa birth, marriage, at saka yung death certificate. Yung Cenomar yun ang medyo mahal, 420. At take note, no? Ang rates na to ay kasama na yung service fee. Ibig sabihin, i-deliver po to sa inyo ng door-to-door. Ito yung nangyari sa amin dati. Nasa Saudi ako, nag-request ako, pinadeliver ko sa bahay namin dito sa Pilipinas. At from dito sa Pilipinas naman, pinadala ko sa kaibigan ko para makarating ng Saudi. Though meron silang ino-offer, meron silang service na pwedeng i-offer sa atin. Ito naman yung direct from PSA helpline.ph, direct sa kanila. Kaso kailangan mo pa mag-email sa kanila para magkaroon kayo ng mag-uusap pa kayo. Ano, may mga transaksyon pang gagawin. At I believe it's more expensive, no. Ito ho, itong 365 ay napakamura ho nito. Nag-inquire ko, sinubukan ko mag-inquire online sa Facebook, may mga individual na nagpa-process nito at saka ibang dito sa aming area. Ang sinisingil ho ay nasa 500 to 600. Nakakita ko ng 450 for 2 weeks daw po 'yon. So medyo mahal pa rin, no. Medyo mataas pa rin yung babayaran mo. Ito 365 para sa birth, marriage, saka death certificate. Napakamura na nito. So hindi ko lang alam kung magkano yung gagastusin kapag direkta ka doon sa ano, pero parang wala akong nakita na po-proseso na direkta eh. Search nga natin. PSA birth certificate price. Ayan. Magkano ba? 155 lang per copy, alright? So, 155 per copy, parang na times 2 lamang niya. Dito, 365 yung kanya ngayon. Parang nadadala siya ng 200 pesos. So, take note po natin dito. Ito ay i-deliver sa atin. So, okay, so ang gagawin nyo lamang ho, ito ho ay pupunta ka sa psahelpline.ph. Ayan, yan po mismo. psahelpline.ph. Alright, tapos so, click mo lamang yung order now. Order na sa taas. Ito sa may tab sa taas. O di kaya ito naka-highlight na yung green yung button na yan na order now. Click mo lamang yan. Ngayon, pipili ka na ngayon kung ano ang i-apply mo. Halimbawa, birth, marriage, base, number, or death certificate. So, ang aking i-apply ngayon is marriage certificate. Ayan. Tapos, click mo lang to, I accept the terms and conditions and privacy policy. Oo, kasi ano lang yan, mga general terms lang yan. My own certificate, my own marriage certificate for someone else. Yes, pwede ka hong kumuha ng certificate ng ibang tao. Okay, so, in my case, ang aking pong gagawin is my own marriage certificate. Then, click continue. Ayan. So, ito yung mga kailangan.
Request for your own marriage certificate. Get a copy of your own marriage certificate. We will need the following information. Hindi mo na kailangan ito kung talaga memorize mo na. Okay? Kung memorize mo na yung mga details doon. Ito lang naman, names, yung name, sex, birthday, and valid government issued ID. Halimbawa, ang mga valid government issued ID, passport, license, SSS, UMID. Ayan, ilan lang yan sa mga valid na mga certificate. PRC, ayan. Husband's name on the certificate, wife's name on the certificate. The date when you got married, ayan. The place where you were married, ayan. Andiyan na nakalagay yan. Registration if applicable. The purpose of your request, ayan. So, meron naman dun others. Halimbawa, gusto mo lang siyang maging record. Hindi kaya magiging requirement. Legal proceedings if applicable. Ito ho yung may mga, halimbawa, may mga changes ba na ginawa doon. Ayan, basta mga dumaan sa mga korte. At, of course, yung delivery address and contact information ng tatanggap. Tick mo lang yung continue. Yan, na-fill up mo na yan. Itong information na to, information mo. Ikaw na nag-a-apply. Okay? So, ito ay information mo na nag-a-apply. First, i-all caps nyo na lang. Your middle name. Okay? Ayan. So, from here, alright, from here, akin na ho itong i-blurred. Medyo ano na yung mga details dito. Okay, ito. Dito sa baba, your government-issued ID type, yung government na ipipresent mo. Yan o. You must present the selected ID. No, kasi i-record kasi nila yan eh. Upon delivery, our carrier will not release, ito yung sinasabi ko, will not release the PSA certificate to anyone else. Okay, ang aking ID yung pa-present sa kanila is yung aking pong driver's license issued by yung LTO. And continue lang. Okay, yan yung sinasabi ko. Once na ikaw yung mag-a-apply para sa certificate mo, automatic yan, dadalhin agad nila dito. Okay? Tapos, ang sunod na details nga, yung pangalan na details na ng asawa mo. Okay. So, lagay na natin. Sa part na to, i-blurred ko na rin to. Capital mo na lang. Caps. O, capital letters na lang. Okay. Your wife name on your marriage certificate. Ang tandaan po natin dito din ha, please enter your wife maiden name as it appears on your marriage certificate. Ibig sabihin, yung pangalan ng may kaibigan ako na nag-apply nito, ang nilagay niya yung apelyido na, yung family, yung name na ng kanyang asawa nung kasal na sila. Ang tagal na naging proseso, ang tagal talaga. Nagkaroon pa ng mga tawag kasi wala naman talagang record na ganoon, kasi nasa record nila is yung maiden name o di kaya yung pangalan ng asawa mo nung dalaga pa siya. Okay, so ito na, i-apply ko na. Okay, huwag kang magkakamali kasi talagang tatagal siya kasi bine-verify pa talaga ng nag-a-apply po, ng nagpa-process ng PSA helpline.ph. Ayan. So, click mo lang yung continue. Okay, ito. Your marriage date. Ayan, kung kailan kayo kinasal. Ito. Please enter the date when you got married. Ito yun. Okay? Ayan. Tapos, click mo lamang yung continue. Okay. Place kung saan kayo kinasal. Okay. Tapos, country, province. Ito, kami sa Cavite kami. Cavite. Tapos, municipality of Imus. Ayan. Then, click mo lang, continue. Okay. Late registration. No, it was registered on time. Hindi siya late na registration. Ito, ang sunod dito is yung purpose. Bakit siya kukuha? Do, kahit alin naman dyan, no? Kahit alin naman dyan, huwag naman itong marriage, no? Kasi hindi naman valid yan maging reason kung marriage certificate ang kukunin mo. Kahit alin naman dyan, pwede yan. Passport, travel, school, local employment, foreign employment, claim benefits, loans, like registration, others. So, pwede mo yung gamitin yung ayan. Others na lang. Others, file. Ano na lang to? File keeping. For future. Okay, so continue mo lang. Continue, darating ka sa number 8. Ayan. Legal proceedings, mga legal proceedings, wala.
Ayan, sinasabi ko may correction bang nangyayari. Ito ho, itong correction na to, na sinasabi, limbawa, nagkaroon kayo ng na-register na, tapos mayroon kayong mga nakita mga problema doon sa certificate, tapos kailangan yung pabaguhin, kailangan yung dalhin doon sa ano sa korte, sa mga otorisadong mga agency ng ating government. Nan, continue, nan sa amin. Okay, delivery address. Ayan, ipapakita dito yung delivery address. So, ito, fill upan mo na lamang yan. Ayan. Ang tatanggap ay ako. Tapos, ayan, ang tatanggap po ay ako. Address. Ayan, kumpletuhin ko lang yung address dito. Ganun na yan, mabilis na yan. Tapos na yun na yan. I-ano ko lang. I-blur ko rin din dito. Delivery, Metro Manila, Cavite, kami Cavite. Ayan, Municipality of Imus, Barangay, Malagasang 1G. So, maganda ngayon kasi may mga drop-down ano na, mga choices. Hindi ka na mag-ano, hindi ka na mag-type-type pa. 4103. Ayan. Okay. Number, mobile number. Enter mo lang yung mobile number mo. Tapos yung email. Ayan, I'm done and I'm complete na. Okay, so ang sunod mong gagawin is click mo lamang tong ayan, yung continue sa baba. Right. Click mo lang 'yan, continue. Teka lang. Double check address. Okay, okay, okay. So continue muna. No thanks. Huwag mong i-save 'yan. Ayan, so ipapakita dyan yung example ng certificate of marriage na makikita nyo kapag tinanggap nyo to. Yung mga details po ha, so double check mo yan. So double check mo yan, double check mo yan lahat. Okay? Yung pangalan ng husband, wife, date, at kung saan sila kinasal, sino nag-request sa kayong delivery details. Then, pagdating sa baba, okay, makikita nyo dito kung ilang kopya. No, ilang kopya, mag-automatic adjust yan. Kung 2 copies yan, ayan, nag-automatic na, nag-adjust. Okay? Kung 10 copies yan, so nag-automatic siya. Okay. So, kung mapapansin nyo, bumababa yung halaga kapag, yung pinaka-individual na halaga kapag dinadamihan natin. Okay. Sa akin is, 1 copy lang naman kailangan namin for the meantime. Then, please confirm if you are, yung pangalan ko, ito yung tatanggap. And can personally receive the certificate at yung address. Ayan. While presenting your government-issued ID. Ayan, yung ID na ipipresent mo, yung pinakita mo, yung sinabi mo kanina na tama. Na ito yung ID na mayroon ako. Kasi yan ang unang-unang hahanapin. Though, pwede naman sila maghanap ng ibang authorized government-issued na mga ID. Ang sabi dito, our couriers will not release the document to anyone else. Okay? Ito yung pinaka medyo ano dito. Yung sa amin naman kasi nagbigay kami ng authorization letter pero hindi talaga sila nagbibigay do. Ang sabi dito, even with an authorization letter. So hindi daw sila magbibigay. Ang nangyari naman kasi yung tatanggap sa bahay, isakto may pinuntahan lang saglit. So may mga verification muna na ginawa at ayun nga, tinanggap na ano. Pero take note, ang default talaga nila, so valid naman yung reason kung bakit nag-issue ng authorization letter yung tumanggap ng amin po na request before. So ito, yun nga, I confirm na ikaw yung tatanggap. Click mo lang yung continue. Alright, okay. So ito ngayon yung maganda. Payment na tayo. Pwede ka magbayad sa credit card. Gcash, bayad online, ShopeePay. ShopeePay, maganda no. PayMaya, bayad center, ang dami. So ang aking gagawin kasi magbabayad ako sa Gcash. Gcash payments are credited immediately to your order. We will send an email and SMS confirming your payment. Okay, so sige, tuloy na natin. Pay using Gcash. So, tandaan mo itong mga ano na ito, itong mga ano. Pwede mo itong screenshot. Ayan. Ayan, login, pay with Gcash. I-enter mo lang yung number dyan.
So again, ito ho ay aking i-blablard. Okay. Click mo lang itong next. Tapos magse-send diyan doon sa GCash number mo ng verification ng code. And ayan na nga, successfully paid. PSA helpline via GCash. Ayan, nabayaran na po natin ang ating pong NSO marriage certificate. Ayan, your GCash payment was successful. So ito ang gagawin nyo lang dito i-ano nyo lang, i-screenshot nyo lang, i-record nyo lang, lalo-lalo na itong reference number na yan. Okay? Pwede ka mag-order ng panibagong certificate, pwede ka rin check mo yung reminders ng delivery. Ang nakalagay lang naman dyan na dapat magpe-present ka ng iyong document. Okay. So ngayon, halimbawa, umabot ng isang araw, dalawang araw. Ang gagawin mo na lang is pupunta ka ulit sa PSA helpline. Okay. Ngayon, ang gagawin mo, 2 days, 3 days, 4 days na kunwari nakakalipas. 5 days, especially kung lumagpas na doon sa 8 working days. Ang gagawin mo lang, pumunta ka lang sa psahelpline.ph. Tapos check mo lang to. Check status. Ayan. Tapos click mo lang yung reference number dito. Enter mo lang, check status. Ayan. Lalabas yung status. Ang sabi dito, your order is already paid. So, may nakalagay din dyan kung ito ay out na for delivery. Alright? So, yun. Yun lang naman. So far. Tapos, mag-i-email sa'yo yung resibo ng iyong binayaran. Gcash. Right, we confirm the receipt of payment via GCash. Okay, so medyo napahaba tayo, so subukan ko na lang i-edit ito para mas mapa-exit po natin siya. Yun lang, i-attach ko rin siguro dito, try natin kung another content yon, kung yung pag natanggap ko na siya. Okay, ayan, so palabas-labas ako kasi mayroon kaming mga nakabila doon sa labas. Right, hanggang ito lang muna. For the meantime, thank you so much, Kuya Beto po. Muli, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please. Kung hindi naman yung kabawasan sa'yo, please, walang bayad yung pag-subscribe po sa ating channel. And so, marami pa tayong isi-share dito sapagkat alam po natin na ang mga sharing po natin is nakakatulong. So, and hindi tayo titigil na mag-share. Thank you so much, guys. Bye.